Yung flash drive po, andito na po lahat ng bet. Let me remind you, Mr. Robles, I'm not an IT expert. Okay, hindi ako nagmamagalingan. Pero lahat ng computer kaya i-corrupt. Pwedeng gawin ng isang tao lang at merong siyang kasabwat. Sa pagdinig sa Senado, na-question ni Senator Tulfo kung bakit dinagdaga ng 500 million ang jackpot price sa 649 Super Lotto noong Disyembre, kung saan isang mananaya ang nanalo ng 640 million. Paliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles, partian niya ito ng kanilang marketing campaign para mas maraming tumaya at bilang bahagi umano ng pasasalamat sa mga mananaya, at ito ang nakakagula, kumpirmado na pwedeng gumawa ng fake winner sa loto. Ito ay matapos na tanongin ni Senator Rapi Tulfo ang OICDM ng PCSO na si May, na posible nga na baguhin ang numero ng isang IT na nakaalam sa root access ng PCSO. Halimbawa, ang tinayaan daw na numero ay 123456 at ang lumabas daw sa draw o ang winning combination ay 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngayon ang may root access daw ng main system ng loto sa PCSO ay kaya itong baguhin kahit ito pa ay tinaya sa loto outlet, dahil wala naman palang hawak na resibo ang mga taga loto outlet. Nalaman ito ni Senator Rapi Tulfo nang may isang concern na IT na lumapit sa kanya na kaya nga daw gumawa ng fake winner sa loto. Pero kinontra ito ng BFF ni First Lady Lisa Marcos na si Mel Robles na imposible daw ito, malinis daw ang PCSO, walang dayaan at hindi sila kurap, paninira lang daw ito dahil inggit lang daw si Senator Tulfo, tumaas daw kasi ang sales ngayon, bilyon-bilyon ang pera at gustong ibigay ng mambabatas ang 70% na pera sa mga mahihirap. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, payag ba kayo na ibigay sa mahihirap ang sobrang kita ng PCSO? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Samantala, dahil di umano sa katiwalaan sa PCSO, matatandaan noon na humingi ng tulong si dating Pangulong Duterte kay Atong Ang para linisin ang hanay ng PCSO. Sinabi ko, Atong, pumunta ka doon sa PCSO, hintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. Kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, naniniwala ba kayo na korap ang PCSO? Isulat ang inyong komento. Pinapayong kung huwag na magsugal kasi talagang pagsusugal talaga, lahat ng tao walang panalo. Kahit sinabi na ni Atong Ang noon na walang nanalo sa sugal, ito namang mga kababayan natin, matitigas ang ulo, mga tamad at gustong yumaman agad, palaging tumataya sa loto, kaya labis na lang ang kanilang panghihinayang dahil halos maubos na ang kanilang pera sa kakataya. Pero ang ending, hindi pa rin sila manalo-nalo dahil ito nga daw ang issue na may dayaan daw sa PCSO. Ang komento ng mga mananaya sa loto na galit na ngayon sa PCSO, wala akong pinalampas na araw na tumaya. Ganyan pala, walang kabuluhan ang pagtataya ko. O Lord, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Nakakadismaya sa ilang taon kung tumataya. Pagkatapos, ganito lang pala ang kalalabasan. Nakakapanlumo, nakakadurog ng puso. Mas maganda iba na ang loto at lahat ng sugal para di na ma-stress ang mga sugarol. Baka mas gumanda pa ang buhay ng karamihan. Napaiyak at humagulhol ako nang nabalitaan kong ganyan pala na may mga buhaya. Siguro may mga padrino at padrena yung mga yan, Sos Mar Joseph Santissima, namumuno sa kasakiman sa Pilipinas. Kaya naman pala, wag naman po Lord, maraming mahirap ang tumataya. Nagbabaka sakali na makaahon sa hirap, pero niloloko at pinaasa lang pala tayo. Ginagamit ang mahirap para sila magpasarap. Umaasa ang mga mahihirap na tumataya at tumama sa loto. Pero inside of the office ng PCSO ay minamagic nila ang mga bulahan lumalabas na ang katotohanan kaya pala tagal ko nang tumataya sa loto. Hindi ako manalo-nalo dahil dito sa mga sindikato na ito. Dapat parusahan pati naman First Lady Kasabwa. Lubos akalain na sayang ang buto namin. Loyal pa naman kami kay PBBM. Mas maganda kung tumigil na ang lahat ng Pilipino sa pagtaya sa loto para wala na silang manakaw na pera sa PCSO. Magkaisa lahat ng Pinoy, huwag nang tumaya sa loto kasi sindikato di umano ang kalaban at wala kang panalo. Okay, na para sinasabi na may nanalo or walang nanalo? Yes po. And they attach their signatures on that report. Okay. Pero just the same,
kayo ang nakakaalam nga noon na may nanalo, wala. Pero kami sa public, we don't know yet. Until na kayo mag-release ng inyong statements sa PCSO. Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the betters. Nagsabwatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, oh, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibinta. Possible or not? Possible. Thank you. I rest my case. Mr. Chair, if I may, I understand po yung sinasabi niyo, yung meron ng nanalo, tapos hahabulin nila ng panalo. Ganun po ba ang ano, from a system? I would just like to inform the committee that we had the say, ako po, when I came, yun din po ang una kong tinignan. But ang practice po is at 8:30, tama, cut off na po. All bets are separated in a flash drive. Standalone po yun, it's not online. So hiwalay na po yun. So for that alone, hindi na po pwedeng ma-insert yun. May standalone po na computer. In fact, pag nanonood po ang mga tao sa amin, almost real-time po ang pagpasok ng bola dun sa standalone na yon. So I don't think it's possible kasi hindi na po online yun eh. Nasa drive na yun eh. Kaya kami po sa group namin, nauuna po kaming malaman because almost simultaneous po paglabas ng number, pindot siya. Almost simultaneous po. So wag po kayo mag-alala. There's no way mape-penetrate nila dahil nakihiwalay na po yung lahat ng bets na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yon. At our cut-off, kaya po 8:30 kami, cut-off na po yun. At 9 o'clock, draw na po. But there's a 30-minute yan na hindi na po pwedeng pasukan ng bets. Kahit po gustuhin, even online, hindi na po nila may papasok. Dahil ano po, Mr. Robles, dahil? Kasi po, nakaya stand-alone na po yan. Kumbaga, nakaseparate na po ito. And that's computer. Yung flash drive po, doon na po lahat ng bet. Let me remind you, Mr. Robles, I'm not an IT expert. Okay, hindi ako nagmamagalingan. Pero lahat ng computer kayang i-corrupt. Well, in fact, the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, supposed to be the most safest and guarded computer on this planet, ay na-corrupt o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me, yung computer ninyo na sinasabi mo drive, hindi kayo makorrupt yan. I'm just saying, Your Honor, that this that's the process that we have. Kaya, para ito, Mr. Robles, yes, I'm not saying na nandaraya kayo. Pero it's possible, tulad nga sinabi ng niya, anong pangalan niyo po, madam? Ma'am May. So, lahat ng computer, as long as it's a computer, kaya makorrupt yan, kaya ma-hack. Yun yung aking pinpoint out dito. So therefore, with this, ang gusto ko pong mangyari, where's the BIR here? Hello po, Mr. Chair. BIR, pagbabanggain natin lahat ng mga nanalo sa loto. Let's start with, kasi alam ko it will take some time. Yes. September of 2023. All winnings nung September 23, ibabangga natin sa BIR na magagaling sa PCSO. Kunyari, ang winner ay, para mapabilis tayo, ang winner ay sa lahat ng games is 20. Kunyari na lang, 20 winners sa September equals to, sabihin natin, 100 million. So yung 100 million, 20% tax is 20 million. So dapat magmamatch yan. Lalabas sa BIR, dapat 20 katao ang tumaya at 20 million ang binayaran tax. I need that kind of record from the BIR sa next hearing. Can you do that? So magbabanggaan, cross-matching tayo. Yes, Mr. Chair. Kasi unfortunately, Mr. Chair, under Section 270 ng Tax Code, we are prohibited from disclosing exact information on the returns filed unless siguro po may consent from the taxpayer. So if mabigyan po kami ng PCSO ng written consent
na they are allowing hindi us pwede, to disclose dapat, dapat then we will subpoena. Hindi pwede tago yung record na yan. It will be subpoena. Kung kinakailan pupunta sa korte, I will do that. Opo. Very important yan eh. Kasi, kasi pag nasagot nyo ito lahat, tatahimik na ako. Kasi itong sinasabi ko, you agree, para maalis po yung agam-agam ng taong bayan. Kasi for the longest time, marami nagdududa eh. Meron pang nag-chat sa akin, nag-text sa akin, idol, sir, eh, 20 years na ako tumataya. Wala pa rin ako nanalo. At yung mga nanalo, hindi man na pinapakita yung mukha. Ito pa, lately, ang daming pera ng PCSO, poor editing pa. Sana man lang, kumuha kayo ng magaling na editor. Yung kinuha niyong editor, parang kindergarten. O di, nagkaduda po, di ba? Ma'am Cireles. Yes po, Mr. Chair, good morning po. That cannot be done po, na we will be inserting or changing the bets that is to a winning number doon po. Kasi po, we have established procedure that is ISO certified. And after when we draw the balls po, the winning numbers, and then that will be inputted into our system. And that's the time po na mag-generate kung meron pong winner or wala. So, and then that will be validated again to another system that should match the result of the production system, which is the current lottery system online. And then we have the backup system where we will produce the result of the draw that will match the production and the backup. I understand. I see where you're coming from. But what I'm saying is, yun ay kayang palitan kung sino man yung taong may root access. Sino-sino po yung mga taong may root access sa inyo? Who are they? Give me the names. The super... Diba dapat dalawa yan? Merong isang tao, tapos merong isa na nakatago dapat sa safe. Yes po. Okay. Give me the names of the person na merong root access because I need to check his credibility. Apo, that is the GM po. Si GM ang may root access? Apo, our GM po. He has the super user account po and okay. The administrator account. And I think, Sir Ernel, you have or another... Yes, admin. And Sir AJM Casas, which is... marami may merong hawak sa root access? We have two po. Two. So, GM, sino yung pangalawa? Si Sir Arnel po, because he's the Assistant General for the Gaming Arnel Sector. Casas. Okay. So, si Arnel Casas is... Mr. Casas is the AGM. Okay. So, dalawa. Di ba dapat meron pa isa nasa sa vault yan dapat? O wala na? Dalawa lang? Dalawa. Now, my question to you, DICT, is it possible na yung taong, mga taong may root access can edit? Yung sinasabi nga niya, once na lumabas yung mga games, agad-agad automatic, magsasabing may winner o wala. Mr. Chair, sorry, but we shall verify such information with our principals and technical experts. Accordingly, we shall integrate the same in our position paper, Mr. Chair. Okay, so that will be on our next hearing, gusto ko po magpalabas kayo ng inyong opinion. Ito po ay sabi ng mga nakausap kong tao. So ang sinasabi ngayon ng nakaintindi sa root access, it is not being done. It's different na it's not being done and it is impossible. Pwedeng, hindi nyo ginagawa. I'm not saying na ginagawa nyo. So hindi nyo ginagawa pero pwedeng gawin kung gugustuhin. Is that a correct statement from me? Kung gugustuhin, kaya. Pero hindi nyo ginagawa. With the safeguards po, that is not possible. With the safeguards. And what are those safeguards? That is po, we immediately, like what I have said po kanina, we have the production system. The one yung pong ginagamit natin and the backup. So we immediately match the result of that. So that we will establish that there's no insertion or whatever. Kaya nga, who is that person who's doing the matching, sabi mo? The matching po, the data security. Data security? Opo. And then, who is that person? It's a team po. A team. And who's the team leader? Headed by po with Ralavin. Data security? Opo.
data security Mind you, division. Let me tell you a brief story. There's the biggest scandal in the US na kung saan yung chip security, data security nila nagmanipula ng Lotto game at nakulong. But he so is you said data security. Hindi ko pinagbibintangan itong taon to. Pero nabasa mo yon yung scandal sa US, Lotto scandal sa US? Is that Lipton? Tipton. Siya yung data security chief. Pumasok siya sa computer system. This is an online game. Minanipula niya. Okay. Sinasabi ko lang yun. Di na pangdagdag information. So, the data security... Yes. There are representatives also from the Internal Audit Service Department. Which is part of PCSO. Yes po. Okay. And then... Walang tagalabas. Meron po. The COA Commission on Audit po, Mr. Chair. Kasama nanonood? Yes po. They are part... Nanalo na yung numero and then sinisiguro na yung numerong nanalo ay tinitingnan, gumagawa ng matching whether on that particular game somebody won or did not win. Nandun yung COA? Yes, part of the audit po, sir. Hindi, kasi binanggit mo yung COA. Okay ako sa... Gusto ko dapat nandun yung COA kasi kung kayo sa PCSO, may pagdududa pa rin sa taong bayan. So, dapat may independent. So, meron taga COA. And who is that from COA? Nandun ba talaga mismo yung COA physically present? Yes po, Mr. Chair. They are always there po. So, isa po maraming taga COA? Yes po. They are also a group or a team po. They are there as a team? Yes po. There are representatives po for every draw to audit. Same representative all the time? They're on a shifting or rotation schedule. Mga ilan? How many is ako? Maybe 12 to 15 po. So 12. Alam mo kung ba't ko tinatanong ito lahat? Para masatisfy. Itong lahat ng katanungan ko, galing to hindi ito gawa-gawa ko lang. Yes, ma'am. Ito'y galing sa mga nakakausap ko na nagdududa. Kaya dapat masagot ito ng tama. Dahil kapag hindi nyo nasagot ng tama, yung pagdududa hindi mawawala. So we're here to make sure na maalis yung pagdududa sa isip ng mga tao. Yes, Mr. Chair. Okay. So, ngayon, meron taga-COA. Sure ka. And I need a record and a CCTV. Dapat yan hindi pwedeng sa kwarto kayo-kayo lang. Dapat may CCTV recorded and all yung ginagawa. Napapalo ba yan? Yes po, Mr. Chair. How is it being done? Opo. It is written in our ISO certified process po that this procedure should be done and participated by the representatives. Well, no, should be done. Madali yung sabihin, should be done. But is it being done? Yes po, Mr. Chair. And you have proof na it is being done properly, which is, A, paano? Sa isang room? Yes po, in a room po where the machine or the equipment is there. Okay. And then it is recorded po. Mm-hmm. And then there's a CCTV din po on that room. Pwedeng gawin ng isang tao lang at merong siyang kasabwat sa Pacific online. Kasi di ba yung 649, it was one through Iloto? Tama? Hindi po, sa ano po yan? Sa stand-alone po yung over the counter. Sige, okay pa rin ako dyan, kahit na stand-alone. Okay, ngayon, tatayaan lahat ng possible combination. In matters of days, in matters of hours, may konting adjustment doon sa machine para matayaan lahat ng combinations. Sa PCSO, pwedeng magkaroon, not in PCSO, sa isang bodega dyan, 10 machine, walang gagawin, every second, every minute, every hour, kundi mag-generate ng taya hanggang sa makover na yung 14 million combinations in a matter of hours. After 24 hours, bingo, 10 machines, natayaan na yung 14 million combinations. That is the reason why nagkaroon ng duda, yung pagdadagdag.
Kaya nga, I'm here to tell you, I will stop that practice ninyo na mag-augment from the prize fund. Mr. Chair, our records will show... augment sa jackpot coming from the prize reserve fund. So, you follow me, Mr. Robles? But Mr. Chair, if I may, betting po on all combinations is a right of anybody. Kung it doesn't guarantee anything po. If kung assuming somebody betted on the all the combinations, which is allowed naman po, correct. If you can, it doesn't even guarantee you that you will get the jackpot by yourself. No? Yes. Paring dalawa kayo, tatlo kayo, yes. Apat po. That's number one. Number two, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. So, you can show us that record opo. Na opo. Hindi tinayaan hindi lahat. Po. Kasi yun ang concern ng mga opo. Bettors. Hindi po natayaan. Mm-hmm. And you will also show us, hindi lang sa 649, so sa lahat ng games. Opo. 642, 645, 649, 655, and 658. Yes, Your Honor. Yes, kasi yun ang concern ng mga bettors. Opo. So show us the records na hindi lahat ng combinations ay tinayaan. Opo. Kasi yes, pag lumitaw na lahat ng combination ay tinayaan para manalo, then doon nagkaroon ng house show kung tawagin. Well, sabi ko nga po, well, to hindi lang, sir, kailangan lang sagutin mo lang. I need a record. Opo, we'll give you put now. If sa lahat ng panalo, hindi tinayaan ang lahat ng combinations. Opo. Okay. Now, isa pa, dito sa nakausap ko na IT experts. Sample, tataya sa Novaliches ng numerong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then, alam niyo po yung root, kung tawagin? Root access? I'm sorry, Mr. Chairman, may I refer you to... Sino bang IT expert niyo? Root access sa computer. Do you know what I'm saying? If you're really an expert sa the IT, if you're really an IT expert, you should know what is the root access means. Okay. So, naintindihan, nagkakaintindihan tayo. At least, meron isa dito na kaintindi. So, tataya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi natin sa Robaliches. And then, after matayaan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pupunta ngayon doon sa main computer system na may root access, yung taong may root access. Na pagkatapos ng draw, 9 o'clock, lumabas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Napapalo nyo? Yes, Mr. Chair. So lumabas yung 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 na yan ha, nitong si Juan. So yung merong root access, papalitan niya sa computer yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tinayaan. Kahit na ito'y tinaya sa outlet. Gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Same serial number, same everything, except yung papalitan niya is the numero. Kasi nga, sa outlet, wala namang resibo. Right? May resibo pa from the pulay? Wala, di ba? Meron po. My tickets. Okay. Pero sa Lotto outlet, may resibo. Yes. Pero sa iLotto, wala. Meron din po. Electronic. Yeah, it's a QR code, but no. Pero where do you keep those receipts? So meron kayong receipts sa lahat ng taya? You mean the physical Lotto? Yes. Kayo na sa outlet? Yeah. So halimbawa, may tumaya sa inyo. Yeah, meron kayong resibo? Na sa resibo ng taya? Ibig sabihin yung tumaya? We know. Yung numerong tinayaan? Actually, we know po the well, the computer itself of the provider has the number. That's why they know kung nanalo sa outlet. Yeah, no, what I'm trying to say, Ms. Sabir, ng National President ng Pulaay, pakisabi mo na ano isa ng Pulaay, ma'am? Philippine Online Lottery Agents Association, Inc. Very good. Ang ibig sabihin, kapag halimbawa ang isang tao tumaya doon sa machine ninyo, sa outlet, di ba? Okay,
nabigyan siya ng ticket niya. Meron din ba kayong physical receipt doon sa numero mga tinaya niya with serial number? Wala po. Okay. So, wala. Siyempre, yung receipt na sinasabi niya na meron, yun yung receipt na napupunta sa better. Yes, Chair. Pero walang naiiwang resibo sa inyo para malaman nyo physical evidence na yung tinayaan ng better kung ano yon. Yes, Mr. Chair. Okay. Still follow me? Kaya nga, yun sinasabi ko. So, yung may root access na tao, papalitan niya ngayon yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. At gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? And then, yung serial number stays and all. Pagkatapos niyan, nang magmanipula, magkakaroon na siya ngayon ng ticket na 7, 8, 9, 10, 11, 12 from a machine na nakatago somewhere. Well, of course, you're gonna say, no, I'm not asking you, ma'am. Sorry, I'm not asking you. I'm asking the yung IT na merong alam sa root access and then, of course, the DICT. Please don't answer if I'm not addressing to you. Please don't answer. Please. At wag po kayong iling-iling, please. Just stay calm and composed. Okay?